Maaari nang simulan bukas ang siphoning o paghigop ng tumagas na langis mula sa MT Terra Nova sa Bataan. Sa huling water quality test ng DNR, 4 na barangay sa Limay, Bataan ang hindi naligtas pangisdaan at paliguan ang dagat. Saksi si June Veneracion. Okay, stop time. Mayat-biya ako magbigay ng instruction ng salvage team sa mga diver. Diver 1, check mo yung SL. Stop time. SL, dala mo na yung SL. Masusing binabantayan ang kanilang mga galaw habang nasa ilalim ng tubig kung saan lububog ang oil tanker na MT Terra Nova. 24 oras din ang operasyon. Mahalaga kasing matanggal na ang banta ng 1.4 million liters ng industrial fuel oil na karga ng lumubog na barko. Pinatibay ang mga selyo ng mga valve at tubo. Kapag natapos na ito at maayos ang lagay ng panahon, maaari nang simulan bukas ang siphoning o paghigop sa mga langis. Kailangan magdobli ingat para maiwasan ang disgrasya. It is naturally more sensitive kasi may i-open at palalabasin doon yung oil para i-siphon, di ba? May isasaksak, di ba? So gagalawin mo yung integrity ng barko. Sabi ng Coast Guard, mas mababa na sa 1 liter per hour ang oil leak. Kaya mas maiksi na ang na-monitor na oil shin sa ground zero. Maging sa aerial inspection sa Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga, halos wala na raw nakitang oil shins. Pero nakitaan ng problema ang kalidad ng tubig. Base sa water quality test ng DENR, hindi naligtas pangisdaan at paliguan ang dagat sa ilang barangay ng Limay. Siguro the fact na it's above standard, may epekto yan definitely sa huli at sa tao. Limay has already done yung fishing ban. Yun naman kasi talaga yung first step na kinakailangan nating gawin. Pero may ilang napipilitan pa rin mangisda. Magtataga na lang kami pa kilo-kilo. Minsan mga 2 kilo, pwede na pambilang bigas. Pagka makahuli, dadali sa konsignasyon, halos 5 bili. 5 bili yung isda. Kasi nga sa langis daw. Tumal, kahit maglako ka, matumal. Wala pa namang namamata ang oil spill ang mga mangisda sa Manila Bay. Kung meron ho yan, di pati kami, tatarantarin ho kami yan. Kawawa yung hanap buhay namin yan. Kung sakali, pinakamaapektuhan ay sa mga seashell gaya ng tahong. Sa ngayon po dito, hindi pa naman po, ayos pa naman po dito yung bentahan. Kasi malino naman po dito yung dagat po. Kung hindi maaabatan ang oil spill sa Manila Bay, tansya ng BFAR, aabot sa 351 milyon pesos. Ang halaga na magiging epekto nito sa mahigit 40,000 mangisda mula sa Central Luzon, Calabar Zone at mga fishing community sa NCR. Pinauubaya ng BFAR sa mga LGU ang pagpapatupad ng fishing ban. Ang mandato po ngayon ng BFAR ay siguraduhin na patuloy ang assessment and evaluation patungkol doon sa kaligtasan sa pagkonsumo ng isda doon sa mga apektadong lugar. Sa Batangas, bumuo na ng Incident Management Team para bantayan sakaling magkaroon ng banta ng oil spill sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Wala na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa bukas dahil sa habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo sa northern at central portions. May pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible pa rin ang malalakas na ulan na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan bukas. Sa ngayon, wala pang bagyong sama ng panahon o bagong sama ng panahon na namamataan maliban sa mga kumpol ng ulap na wala namang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sa mga naghahanap ng trabaho abroad, may alok po na 25,000 jobs ang Japan para sa mga Pilipino. Saksi, si Bernadette Reyes. Isa si JR sa mga Pilipinong tumapak sa tanggapan ng Department of Migrant Workers, bit-bit ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa Japan daw niya nais magtrabaho. Japan kasi malaki din yung pasahod. Kapag doon ka, maayos din yung ano mo. For instance, yung pamumuhay mo doon. Tila nakikiayon ng tadhana kay JR dahil sa pagbubukas ng Philippine-Japan Friendship Week ngayong araw, ang anunsyong 25,000 na trabaho ang bubuksan sa Japan. Ang iba rito mula sa sektor ng construction, hospitality at medical field.
Yung mga nakikipagkilahok dito, mga licensed recruitment agencies, inaasahan natin na mas madali. Kasi nga, nandoon na mismo sila. Nandoon na yung, kumbagay, physically, hindi ka na kailangan pumunta sa Makati o Manila o saan man nandoon yung tanggapan ng recruitment agency. Nandiyan dyan na sila at one-stop shop. By the way, ang mga government agencies nandiyan dyan din. PhilHealth, Pag-ibig. Tapat, masipag, mapag-aruga, masigla at masiyahin. Ilan lang sa mga katangian ng mga overseas Filipino workers na talaga namang hinahangaan ng mga Japanese employers ayon sa DMW. Pangatlong araw ang Pilipinas sa may pinakamaraming workers doon, kasunod ng Vietnam at China. Sa ngayon, may mahigit 300,000 undocumented na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Japan sa professional at skilled category. Pagsisiguro naman ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, mapapangalagaan ng kapakanan ng mga OFW sa kanilang bansa. Japan shares the same values and we are one with the Philippines in ensuring that OFWs obtain decent work. We mandate that all foreign workers receive the same wages, protections and benefits as their Japanese counterparts. Gaganapin ang job fair sa August 1, Huwebes sa Robinson's Galleria. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng 75 pulis sa kanyang security detail. Iginit din ng PNP na ang pagbawi ay hakbang para dagdagan ng police presence sa Metro Manila. Ginawa rin daw ito sa iba pang unit at hindi lamang sa bise. Kaugnay naman sa sinabi ng Vice Presidente na nag-casing umano ang mga polis sa kanilang lugar para malaman kung saan siya nakatira. Sagot ng PNP, wala yung katotohanan. Dagdag ng PNP, mayroon pang 31 PNP security detail ang Vice President. Sa isang pahayag, sinabi naman ng AFP na isinailalim sa Presidential Security Command o PSC ang Vice Presidential Security and Protection Group para maging aligned sa lean and mean strategy ng AFP. Sinabi naman ng PSC na nananatili silang professional sa kanilang gawain na protektahan ang vice-presidente. Sa isang Facebook post, sinabi ng vice sa kanyang mga taga-suporta na ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw hayaan ang anumang karahasan sa kanila, personal man o sa internet. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.